and advice. So, love life. So, ano? So, dapat, kung gusto nyo mag-love life during college, dapat marunong kayo sa time management nyo. So, for example, one or even kay baby. Tapos, more time dapat sa studies. Or kung pwede naman, you can study with him or with her. So, yun. Ano ba sabihin yung love life? Ako personally, wala naman po akong naging love life. Uwe! Hindi, for me naman, in my, ano lang naman, in my own opinion, is, si, ako naman kasi wala naman talaga, like crush lang siguro. It's part of, ano, student life, di ba? So, we just have to, ano, to know how to deal with it and to, just to be balanced in everything that you do. So, for me naman, ano, sana, if you know how to balance, then why not, di ba? So, it's very important na mabalance mo yung dalawang love life at the same time. So, just enjoy. Hindi naman na, hindi naman pinagbabawalan. But, you know, kailangan lang din na meron kayong discipline and at the same time, alam niyo yung mga boundaries nyo in relationship sa school. And at the same time, just enjoy being a student dahil kapag hindi ka na-sudyante, it's another milestone that you will achieve. Siguro ako, depende siya sa tao din naman talaga. Kasi may mga taong hindi kayang pagsabayin. Kumbaga meron pa rin aangat dun sa dalawa. So if ever ganun yung situation, I think ang mapapayo ko is to know your priority. Ano ba yung priority mo? So kung yung priority mo is yung pag-aaral, then piliin mo yung pag-aaral. Pero if yung priority mo is yung pagdodowa or yung pagkakaroon ng love life, then yun ang piliin mo. Pero kung may mga tao din naman na kayang pagsabayin, well, it's a good thing talaga, no? And I believe din naman na hanggang kung kaya mong i-balance yung mga bagay, just like in love life and studies, then do it! Isa sa mga hindi ko makakalimutang moments sa HTU is yung intramurals namin noong 2016. Kasi ni-represent ko yung team ko sa Mr. HTU and luckily I end up first runner-up. And ni-represent ko yung HTU sa PP Pahay. Ang PP Pahay, ito yung organization ng mga university and schools dito sa Puerto Princesa and sa Palawan. Actually, maraming events sa Holy Trinity University. Talagang pinagbibigyan namin ng pansin talaga yung events. Kasi yan yung time na ano, makapagpahinga yung sadyante from the academic life. But sa HTU, we make it extra. I personally started with the team, the Student Council, 2016, the first ever color festival of HTU. Nasundan siya ng another party ng 2017. Ngayon, 2018 naman, nagawa kami ng ecstatic. That was a big party rin for HTU after intramural. So, and natuloy siya hanggang 2019. Home party for 2019 din. So, hindi ko magagawa yan in the team, the student council, without the guidance, syempre, ng Dominican Sister of St. Catherine of Siena and sa mga advisors namin, sa mga teachers. Maraming salamat po sa lahat ng support niyo during that time dahil hindi namin magagawa yun without your help. Siguro events will always be part of an institution and andun tayo, andun talaga tayo para magiging masaya. Since kinder sa HTU na ako nag-aral, so talagang napakaraming memories na nabuo and always cherish naman. Pero kung tatanungin talaga ako kung ano yung pinaka hindi ko makakalimutan, siguro yung Daopalan. So itong Daopalan is, ito yung parang chance or parang sports fest ng mga Siena schools sa buong Pilipinas na kung saan nagtitipon-tipon lahat para mag-showcase ng different talents sa sports or kahit sa dancing or kahit ano pa man. Yun, very, very memorable siya sa akin kasi nga, I'm very lucky na isa ako sa estudyante kasi bihira lang din. Hindi naman lahat may nakakaroon ng chance, kumbaga. Iilan lang din ang napipili to join Daopalan. And I'm very lucky kasi isa ako sa mga napili to join
that said event. And to represent the HTU. Yes, and to represent HTU. In short, like, para lang sa akin, like, yung activities in school is one of the awaiting, di ba? Kumbaga, talaga, handaan. One of the best memories na makaka-create ka sa HTU is yung mga activities. Kasi nga, we make it more extra. Yung ano namin, yung JS namin sa Edwin, pinakasikat yung Edwin that time. Makaakit ka lang sa taas, heavy na. Pati yung mga food, yung mga chicken, mga spaghetti, during that time, pagka mga teenager, ang sarap-sarap na, di ba? While there is time, you enjoy life, and then maging happy lang kasi yun ang essence ng pagiging bata, younger looking, to stay happy. For me, being a Trinitian is someone that is compassion for truth and compassion for humanity. Kasi our school is helping us and giving us activity to help the other people. For example, sa nursing department, we have this called a community, which is we are teaching them how to be independent when it comes to the health, to the income. So every week, pumupunta kami sa mangingisda to help and to check yung health ng community doon. So we also help them to have income. We are conducting trainings para magkaroon sila ng extra income nila. Kung may nararamdaman sila, for example, nagbibigay kami ng mga flyers pag month na ng tag-ulan regarding sa dengue. And we also give prenatal check-up. And we also have a survey for the place kung ano yung mga risk sa community and what to do para maiwasan yung mga accidents na yan. For me, being a Trinitian truly means that you will be a person that has passion for truth and compassion for humanity. Yung core value ng HTU. Pero sa totoo lang, yun naman talaga yung true meaning para sa akin ng being a Trinitian. Since it is a Catholic university, grabe talaga din tutukan yung sa values. Kasi other than academics and achievements in terms of sports or whatsoever, talagang pinakakailangan pa rin na i-nurture bilang tao and bilang estudyante is yung values. So, what does a Trinitian truly mean to me is talaga is a representation of yourself with your brand na I am a proud Trinitian, I came from HTU and I'm proud of University. Our school always teach us na it is very good for someone na ipakita mo yung totoo mong sarili and at the same time, kahit saan ka pumunta, hindi ka mapapahiya dahil tatak HTU ka. Yes. Yung pagiging HTU student, nasa puso ko. Kailangan, you always side with the truth. Yung disiplina mo sa sarili mo, hanggang magkaroon ka ng pamilya, ituturo mo sa pamilya mo, sa mga anak mo, sa mga bata. That is why, ang impression nila sa akin eh, sobrang disciplinarian. Wala pa naman ako napalo, napingot, nakurot. During my tenure as a teacher and principal since 1980, I established Puerto Princesa City National Science High School from zero and then giving a name to that school because I was the one who initiated the planning and establishment and converting that school into a science high school, coming out with so many outstanding teachers and students. And it's not an easy job. It's very painful job kasi marami kang magiging marami kang i-treasure na moments. So, masarap mabuhay. My message to the current and the future Trinitian is hindi totoo yung concept na pag pumasok ka sa HTU is magiging banal ka. Hindi rin totoo na parang kailangan mong sauluhin yung dasal, sauluhin mo yung kung ano-ano pa. Always pray na lang kay God kasi si God, well-planned na yung mangyayari sa atin. Well-planned na kung ano yung mga kakaharapin natin problems. So, dapat lagi na lang tayong may tiwala sa Kanya.
And also, you need to check your physical health kasi pag pumasok kayo sa college, ibang battle na. And of course, the most importantly is yung mental health natin. Dapat lagi tayong may someone to talk with, to talk to. Let's be open to our family, to our friends, para hindi tayo mag-suffer. Just enjoy, guys. Like, don't rush time, don't rush things. Kasi, like, pag napunta na kayo sa college, ma-realize nyo talaga na, ay, sana pala, high school na lang ako. Ang dami mong mami-miss na memories. So, make the most out of it each and every single day of your life, staying in HTU, in your high school days, or going to senior high school, di ba? So, basta, just make the most out of it. Ang mapapayo ko lang is be open for changes, for everything. Learn to adapt as well. Kahit sa mga traditions na ngayon, at kahit sa mga, to all students na lang na mag-aaral sa HTU, yun, enjoy! Like, yes. What Bart said, enjoy! Dahil nga yung school, it is known for a lot of activities, di ba? Enjoy lang, pero at the same time, set your boundaries, of course, and learn to balance things. Kumbaga, to manage your time and to balance everything. Kumbaga, okay lang mag-enjoy, okay lang mag-party sa school, pero at the same time, huwag mong kakalimutan yung academics and vice versa, sa pag-aaral, okay lang naman mag-focus sa academics, pero sometime you have to loosen up din and to enjoy para ma-enjoy mo rin yung pagiging student mo, di ba? Kailangan parating sumubo, parating maging, sabi ni Jake, maging open. At the same time, huwag kang mahihiya. It's because from the pag nag-start na nahiya ka, hindi mo mapapakita yung set of skills na meron ka. So, malay mo, isa ka sa mga katulong sa institution one day para pa mas ma, you know, mag-promote ang school natin. At the same time, ang pinaka-importante is kailangan tanggapin mo lahat ng nasa harapan mo. It's because whatever you do, whatever challenges as a student naman mo, from academics to extracurricular, napaka-importante na kailangan harapin mo yun ng hindi yung pag may problema ka, hindi ka na agad mag-aaral. So, kailangan tapusin mo ang iyong nasimulan dahil kailangan din talaga matapos mo yung 4 years mo sa HTU or kung ano man yung tinitake mo ngayon. So, ang isang pagkakamali ay if ever nagkamali ka man, mapatawad ka pa rin. But the main purpose is whatever it takes, focus on your studies, finish it. Lalo na sa situation ngayon, no? That's applicable. And I'm happy to say, yung mga estudyante, mas maganda yung nakapag-aral ka sa isang private institution na may puso. Kasi ang problema ng ngayon ng mga kabataan is emotional. Mababa ang kanilang social skills. So, ang isang university lang na ang itinuturo ay veritas and more concerned sa spirituality ng tao at morality, yun po ang mahalaga sa tao, hindi po yung academic. Pangalawa na lang po yun. Importante ang spirituality, morality ng tao. Kahit anong dami ng pera mo, mga politiko dyan na PhilHealth, mga kung ano na yan, yan po ay bali ano po sa paningin ng Diyos. Importante po yung kaluluhan natin. Now, when we face God, because HTU will be teaching you that, when you face God, the moment na ikaw ay mamatay, eh, magiging maalwan kasi you have a clear conscience na buhay ka ng tama at ginawa mo ang tungkulin mo bilang tao dahil ito po ay natutunan mo sa Holy Trinity. Yeah, hello mga bassmates. Ako, grabe.
ilang taon na tayo? 68? I'm 68. Masarap balik-balikan ang high school. Kaya lang looking back, yung mga iniisip natin, na mga plano natin, maraming hindi nagawa, maraming hindi nangyari. Pero naging masaya tayo bilang batch. Kahit we come differently from different regions in the Philippines, nagsama-sama tayo, pinagkaisa. In fact, pinakamasaya tayo as high school students that time. Wala nang tatalo sa batch 1960, 69 HTU. And there you have it. Thank you for watching. Don't forget to like, share,